Scottie Thompson gusto nang bumalik sa hardcourt ngayong buwan ng Abril upang matulungan ang kanyang team na Barangay Ginebra. Samantala, naging matagumpay ang PBA All-Star sa Bacolod, ngunit may sumabog na isang kontrobersya. Napasok ng cyber hacker ang PBA website at nagdagdag ng libu-libong boto sa ibang player upang makapasok sa All-Stars. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel, at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Hindi pa naglalaro si Scottie Thompson dito sa Philippine Cup at nag-skip din siya sa katatapos na All-Star Game dahil sa iniindang back injury. Pero nangako ang former MVP na magiging handa siya para sa kanyang Gilas duty kapag nagtungo na ang ating national team sa Riga, Latvia para sa ating kampanya sa Olympic Qualifying Tournament. Hindi po biro ang mga team na kakaharapin ng Gilas kapag nagtungo na sa Latvia ang ating pambansang kupunan. Kakaharapin ng Gilas ang world number 8 Latvia at ang number 23 Georgia in Group A sa limang araw na torneo. Ano ba ang mismong pahayag ni Scottie Thompson tungkol sa torneyong ito sa Latvia? Pasadahan natin ang report ni Jerry Ramos ng Spain. Tiyak makapaglalaro ako noon. Matagal pa naman yon, tinatrust ko naman ang mga trainers namin. Sila talaga ang nakakaalam. Sa ngayon ay tinatrabaho ko yung way para makabalik agad. Ang back injury ang dahilan kung bakit hindi nakasali si Scottie Thompson dito sa pinakahuling All-Stars game bilang miyembro ng Team Japet. At ngayon nga ay focus siya para mapanumbalik ang lakas ng kanyang injured back. Gusto niyang makapaglaro sa darating na buwan ng Abril upang makatulong sa kanyang kupunan. Natalo ang Ginebra sa kanilang huling laro laban sa Meralco bago ang 2 weeks PBA break. Pero nag-iingat na raw siya ngayon, dagdag pa ng former MVP. Kaya minsan daw matagal-tagal din siyang nagpahinga. Muli nating pasadahan ang report ni Jerry Ramos ng Spain. Galing na ako dyan dati nung college, kaya nag-sit out ako dati. Kaya alam ko yung pakiramdam na pipilitin mong ibalik tapos mangyayari ulit yun na mas malala. Base sa karanasan ko, ayaw ko na maulit ang nangyaring yun. Iyan po ang dagdag na pahayag ni Scottie Thompson. Oo nga naman, hindi pwede yung case yung naramdaman niyang medyo okay na ay pipilitin na niyang maglaro. Mahirap yon dahil pag umulit yung injury na pinilit mong ilaro kahit hindi pa fully healed, ay baka mas malala ang abuti niyang pinsala. Ang dapat niyang tingnan dito ay yung long-time plan para sa kanyang basketball career. At dito naman tayo sa isa pa nating update. Napasok ng cyber hacker ang PBA website at pinaglaruan ang PBA All-Star Voting, kung kaya may mga players na nakapasok sa All-Star Games kahit hindi ibinoto ng mga fans. Ito ang ipinagtapat ng isang hacker na isang cyber expert kay sports analyst Isto Badwa. Minanipula raw niya ang mga boto sa All-Star Voting at tinarget daw niya si Kit Saldivar dahil nga hindi ito masyadong kilala, upang ipakita na kaya niyang paangatin ang boto ng isang player na hindi sikat. Idinetalye rin ng hacker kung paano niya ginawa ang pagdadagdag ng libu-libong boto sa pangalan ni Saldivar, dating player ng Adamson na na-draft ng Magnolia bago napunta sa Converge. Sa unang pasok daw ng mga boto ng mga fans ay hindi lumitaw ang pangalan ni Kit Saldivar. Ngunit biglang-bigla ay pumaimbulog ang boto ng nasabing player hanggang mag-top nga ito from almost zero votes at nakakuha ng 79,150 votes para sa rookie sophomore junior players. Kapanipaniwala ang sinabi ng hacker kay Isno Badwa dahil paano ngang mas tataas pa ang boto nito kaysa ibang player na mas kilala. Kaya nga sigurado raw na marami ang nagtanong, sino ba si Kit Saldivar? Noon daw ay ginawa na rin ito ng hacker. Dinagdagan daw niya ng milyong boto ang fan vote ng paborito niyang Ginebra player na si Mark Kagiwa noong manalo itong MVP. Sabi po ni Snow Badwa, hindi nila kinukondone o sinusuportahan ang hacker na nagpadala sa kanya ng mga patunay na may nangyaring hacking. Pero isinampapawid daw nila ang revelasyon ng hacker
upang bigyang babala ang PBA. Ito rin ang mismong sinabi ng hacker. Dapat daw i-improve ng PBA ang kanilang website upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari na ang sensitibong bagay tungkol sa liga ay napaglalaruan ng mga taong hindi otorisadong pumasok sa website ng liga. Walang binanggit ang hacker kung pinaglaruan din niya ang boto kay Mark Baroka. Ngunit ngayon ay marami na rin nagdududa. Sa unang vote tally ay nangunguna nga si Japheth Aguilar at Scottie Thompson. Bakit sa huli ay biglang si Mark Baroka na ang nasa top 24? Gaya po ng nasabi na walang binanggit ang hacker tungkol sa fan vote ng Magnolia Guard. Pero di natin maaalis na ngayon ay maraming nagdududa. Ano sa palagay nyo? So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger, kaya gusto ko kayong pasalamatan sa paminsan-minsang pagsa-shoutout. Shoutout sa'yo, Rino Baral. Salamat. Oo nga, number one, si Justin Brownlee. Shoutout din sa'yo, Maria Luisa Colonia. Congrats, galingan mo pa, sabi niya kay JB. At sino ka man, wala kang pangalan, shoutout sa'yo. Josie Casilao, shoutout din sa'yo, idol. Long time no look. Erwin Santiago, tama ka. Ang ginagawa niya sa Ginebra, ginagawa niya ngayon sa Indonesia. Borlagatan Donald, sana nga bigyan siya ng mas mahabang oras para lagi niyong makita ang galing. Rosemary Juan at sa iyong apo na si Bia, happy viewing. Ireneo Salangsang, shoutout sa iyo, idol. At si Jose Rodrigo. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.